Go. Dick. Nahanda na ba kayo sa muli kong pagbabalik? Pagminusayangin ang pagkakataon sapagkat ang lahat ng nakaraan na hindi na maibabalik pa. Isusuka ko ang manahimik. Maging anak kayo ng liwanag. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Maging mapagbantay kayo, paghandaan ninyo ang aking pagbalang. Good morning, mga kapatid. Kanina nung sumasamba tayo, parang gusto kong humingi ng extended lungs. Tapos yung hinig ako, kinakapusa mo sa inyo. Parang kulang yung baga ko. Pinahabol-habol ko yung baga. Gusto kong tumodo ng worship, di ko magawa. Parang hinahapo yung baga ko. Kulang yung baga ko. Sa langit pa tayo talaga makakasamba na talagang grabing pagsamba. Perfect worship. Wala tayong baga na eh. Dito kasi may baga pa. Mga kapatid, why are you created? Bakit ka nilika? Basta ganun lang ba yun? Pag ka nilika, ayos na. Wala na, ganun ba yun? Meron laging purpose sa lahat ng bagay. At sinasabi ng Biblia, kung ano ang purpose ng pagkakadikha natin, kailangan lang unawain ito ng tao, maintindihan ng tao, at kapag naunawaan ng tao, at naintindihan ng tao, ay dapat mag-respond yung tao. Dapat gawin niya yun, dahil yun yung totoo. At ang pagkakadikha ng Diyos sa atin, wala pa ang langit at lupa eh. Lilikhain na tayo ng Diyos eh. At lilikhain tayo ng Diyos doon sa kanyang tinatahanang lupa. Meron siyang tinatahanang lupa eh. Eh doon ba sa tinatahanang lupa niya, lalapagi na lang ba siya doon? Di siyempre, kahit hindi natin nabasa sa Bible na nagtayo siya ng bahay, nagtayo ng bahay ang Diyos doon. Yung New Jerusalem, yung hindi mayayanin. Very simple yan ha. Let's have a practical mind. Kung hindi gagawa ang Diyos na sarili niyang bahay, saan sa titira? Saan siya magpapahinga? Saan niya ilalagay trono niya? Very simple, gagamba. Ang gagamba, ang galing gumawa ng bahay. Daig ba ng gagamba ang Diyos? Napaka-perfect na nung symmetry ng gagamba, yung bahay ng gagamba eh. Meron pa siya nung trap area. Pag may nadigil doon, may pagkain na siya. Ang lakit-lakit nun. Sinasabi nga ng mga scientist, kung makakagawa ka daw ng kasing laki lang ng daliri natin sa ano, yung hindiliit, na ano ng gagamba, bagting ng gagamba, pwede mong idigit yung sa 747, hindi makakalipad ang 747, hindi kayang pagutin yun. Ito pa, isang sample na ibibigay ko sa inyo. Ang anay. Ba't marunong gumawa ng bahay? Alam nyo ba yung laway ng anay? Makikita mo kaysa yung bahay ng anay, parang mga dome eh. Puro pabilog na solid, di ba? Wala naman ibang nakalagay na footings doon o ano mang steel barring, wala eh. Yung laway niya ang nagpatibay doon, and it takes 100 years bago mo sirain ang bahay ng anay. O ba't yung anay gumagawa ng sariling bahay? Yung gagamba, ang ama pa ba hindi makakagawa ng sariling bahay? Ibon, name all animals gumagawa ng sariling bahay. Maliban lang sa isda, ang bahay nila, yung ano nalagay, tubig eh. Yung dagat ang bahay nila. Yun yung buong bahay nila. Pero yung nasa mga land animals, saka yung air, mga ibon, kailangan may bahay sila. Yung woodpecker, ang galing ng bahay sa puno. Sa loob, tutukain ang tutukain, nandun siya sa loob, lalabas na lang yung ulo niya dun. Rabbit. O yung langgam. Bagamat puro tunnel ang bahay nila, nakita mo naman. Ang ganda ng bahay nila, di ba? So, doon sa langit, meron tayong bahay. Ipinaghahanda tayo ng Panginoon. Gawa na yun eh.
hindi pa nalilikha ang langit at lupa, itong langit at lupa natin at ang mga tao, may plano na ang Diyos sa atin. At ang plano ng Diyos sa paglikha sa tao ay ito, sinasabi ng Bible, Ephesians 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una pa kung pang siya natin lakaran. So ang pagkakalikha sa atin pala, para kay Kristo Jesus, para kay Kristo Jesus na sa mabubuting gawa. So gagawin tayo katulad ng Panginoong Jesus, na lahat puro mabuti ginagawa, at ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus, lahat ng utos ng Ama. At ang kaligayahan ng Ama ay ang anak. Sinabi ng Ama, ang aking kinalulugdan, ang tangi kong anak. Ang bukto kong anak na si Kristo, ang aking kinalulugdan. Ang kaligayahan ng Ama ay si Jesus Christ. Ngayon, paano ngayon paliligayahin ng Ama ang kinaliligayahan niya si Kristo? Kailangan magbigyan niya ng kaligayahan si Jesus Christ. At ang kaligayahan ginawa ng Ama at ng salita ng Diyos at Espiritu Santo para magbigyan kaligayahan si Kristo, lumikha ng tao. Yung pagkakalikha sa tao, nakadesign ka na para sa mabuting gawa. So ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa tao ay maging katulad ni Kristo at makasama ng Ama forever and ever doon sa kanyang bahay na ginawa sa New Jerusalem. So yun ang buong plano. Ngayon, bakit ka ngayon binigyan ng pananampalataya? Kasi kailangan malaman, bakit ako binigyan ng pananampalataya? Para mailigtas ang kaluluwa mo. Kasi may kaluluwa dapat iligtas. Ano ngayon ang duty ng kaluluwa mo? Kailangan may duty yan eh. Bakit ka niligra? The reason I live is to worship you. Sambahin ka, di ba? Ang pagkakalikha sa ating Diyos, sambahin natin siya. Ano yung pagsamba? Pag-aalay ng ating katawan bilang antok na buhay na banal, na nasa mabubuting gawa. Instrumento tayo ng mabubuting gawa. Ano yung magagawang yun? Ito yung Ecclesiastes 12:13. Ito yung dahilan ng pagkakalikha sa iyo, sa mabubuting gawa. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So nung likhain tayo ng Diyos, meron tayong katungkulan. At ang katungkulan ibinigay ng Diyos sa iyo, matakot ka sa Kanya, sundin mo lahat ng kautosan niya. Ito ang buong katungkulan mo at binigyan ka ng pananampalataya. So ano yung reason ng pananampalataya mo naman? Sabi ng Diyos, 1 Peter 1:9 naman. Kasi huwag tayong lalabas sa mga nakasulat. Ang basis lang natin, yung nanganaisulat sa Biblia. At ito ang reason ba't ka sumasampalataya. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. So, yun lang. Hindi mo naman kailangan magpayaman dito sa lupa. Kasi mayaman ka na. Kaya lang, ang kayamanan mo, nandun sa langit. Ngayon, dito tayo sa lupa, ang kailangan natin sa lupa, maitutusan lahat ng pangangailangan ng ating espiritu, kaluluwa at kalawan. Para guminhawa naman ang ating pamumuhay dito, lahat ng creation ng Diyos para sa atin. Tayo ang tagapagmana ng lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya kailangan mag-born again nga eh. Kasi yung unang pagkalikha sa tao sa laman ay laman. Nahulog yung unang Adan eh. Nagkasala. So lahat ng bagay nasumpa. Lahat na dumihan. So kung nadumihan ng lahat ng bagay, ang Diyos na walang dumi, papayag mo makasama niya may dumi? Papalisin niya lahat ng dumi. So gugunawin niya itong lahat ng nadumihan. Itong earth, nadumihan. Nasumpa ang earth. Itong langit nasumpa, itong first heaven, second heaven nasumpa, so dapat palitan. Yung third heaven, hindi pwedeng masumpa yun. Yun yung baluarte ng Diyos, sinandun yung bahay niya. Sa third heaven, sa New Jerusalem. So gagawa ngayon ng bagong langit, bagong lupa. Kaya nadumihan eh, nasumpa eh. So dapat palitan. Yung mga tao tayo, we are nature's children of wrath, anak tayo ng Diablo lahat. Kasi nga nadumihan tayo eh. Nagkaroon tayo ng kasalanan.
So, kailangan ma-born again ulit. So, pag hindi na-born again ng isang tao, hindi siya makakapasok doon sa New Jerusalem, doon sa plano ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong nagmamarunong ngayon, nagiging matalino sa kanya sarili, ang tawag doon, mapagsamba sa Diyos, Diyosana. Ang Diyos nila, yung sarili nila. Ang sinusunod nila, yung gusto nila. Sila'y malalayaw na walang batas sa ibabaw nila. Gagawin nila, gusto nilang gawin. Basta magpapakabuti ako, hindi ako gagawa ng masama, ligtas ako. Parang manalamang yun ang paraan. Nabasa mo ba sa Bible na yun ang paraan? Hindi sa mabubuting gawa na ginawa ng tao tayo naligtas. Kundi sa kahabagan ng Diyos, iniligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano yung pananampalataya? Galatians 2:20. Kailangan masagot yung mga tanong ng salita ng Diyos. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. Na hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanya sarili dahil sa akin. So yung buhay na ikinabubuhay mo ngayon, hanggang sa pagbaba ng Panginoong Yesus, magiging katulad ng buhay ni Kristo. So madali na, bakit? Binigay ng Espiritu Santo. Siya ang gumagawa sa atin, maging sa pagnanasa at paggawa, ang Espiritu Santo, ang biyaya na ibinigay. So wala nang imposible sa atin. Anything is possible to God. Anything is possible to the Holy Spirit. Suma sa atin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Makakagawa na ngayon tayo ng mabubuti. Masusunod na natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Bakit ang kanyang kalooban na hindi naman mabibigat, sabi sa 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ng kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Nagsisinungaling ba Diyos doon? Sa ikaw, nabibigat ang bagay sa pagsunod nyo sa utos sa Diyos? Hindi naman, di ba? Ba't dali yung nagagawa? May Espiritu Santong nasa iyo. Siya ang gumagawa, 1 Corinthians 15:10. Dadapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Awa lang to eh. Kasi hindi natin kaya. Hindi kaya ng tao na mailigtas niya sarili niya o baguhin niya sarili niya. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan bumago sa tao. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan magpabanal sa tao. Tayo wala. Tayo, tao tayo eh. Si Kristo hindi naman tao yun eh. Naging tao, Diyos yun eh. Tayo ba Diyos? Gagawing Diyos pag nakalusot. Excuse me. So, kailangan makalusot sa pagsubok. At ang battle area, ang battlefield, itong earth na pinamumugara ng demonyo. Teritoryo ng demonyo ang pinaglalagyan natin. Paano? Shielded naman tayo eh. Na para tayo nasa loob ng isang malaking bilog na bola na nasishield ng Diyos, walang makakagalaw sa atin. Ang iglesia. I will build my church and gates of hell will not prevail. Hindi makakapenetrate ang demonyo dito sa atin kahit teritoryo niya to. Bakat may iglesia tayo yung kinabibilihan, shielded tayo ng power of God. Protektado tayo ni Panginoong Jesus ng Ama at ng Espiritu Santo. At ng laksa-laksang mga anghel ang pumapalibot sa atin. Hindi tayo magagalaw. Kahit bilangan man lang, one-third lang yung anghel ni Satanas eh. Two-thirds yun sa Diyos eh. Doon lang, talo na sila sa number eh. Diyos pa ito ng kadiliman. Magpakita ka nga sa akin ng sample na natalo ang liwanag. Halimbawa, itong maliwanag na ito, padilimin mo nga. Ito, pero yung madilim, paliwanagan na isang palito lang ng potro, nagliliwanag na yan. Diba? Konting liwanag lang, liwanag na yan. Pero yung liwanag, padilimin mo. Tingnan mo, mapadilim mo. Hindi mo ba, hindi kayang talunin ng kadiliman ng kaliwanagan. Matatalo ba ng nilikha ang lumikha? Sabi ko nga eh, wala nang pinakabobong nilikha sa Diyos, kundi si Lucifer. Si Satanas. Dati si Lucifer siya. Si Lucifer, okay si Lucifer. Angel of light nga yun eh.
bearer of light nga yun eh. Ang hangal, itong si Lucifer na naging si Satanas, gagawa tuloy ng ano, ng impyerno dahil sa kanila. At nadamay tuloy yung mga tao, hindi sa bakit. May justice ang Diyos, may free will eh. Ngayon, payag ka ba na yung pagkakalikha ng Diyos sa'yo eh, para sa mabubuting gawa? Payag ka bang magsakripisyo? Hindi ka mabubuhay sa sarili mo, sa kalooban mo, sa sarili mong gusto. Mabubuhay ka sa gusto na ng Diyos. Magsasakripisyo pa hanggang sa pagbaba ni Kristo. Okay, you're in. Pasok ka na sa club. You are now member of the club of the church. Pasok ka na sa langit. Ang pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay. Isipin nyo lang kung gaano napakatalino ng Diyos. Yung nilikha niya doon bahay ng New Jerusalem, wala pa tao, kompleto na yung mansion doon. May kanya-kanya ng titira doon. Hindi pa nililikha ang tao, nakasulat na tayo sa aklat ng buhay at may bahay na tayo doon titiran. Yun ang gusto ng Ama. Kaya ipinanganak niya ang Panginoong Jesus, ang buktong niyang anak. At siya ang kaligayahan ng Ama. At ang kaligayahan ni Kristo tayo, deligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church. Ito ba'y nagkataon ba ito? Hindi. Mayroong gawa ang Diyos dito. Gumawa ang Diyos dito sa atin. Hindi pwedeng ito'y nagkataon lang. Yung bang ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church, gawa ba ng tao yun? Hindi, gawa ng Diyos yun. Itinayo ng Diyos yun. Pagkat gusto ng Amang lumigaya sa Panginoong Jesus, at niligaya ang Panginoong Jesus kung lilikha siya ng mga tao na magiging spiritual na tao. Hindi makasandibutan, hindi makalaman. Kasi ito maliwanag sa sinasabi ng Bible. Nasa Proverbs 8:30-31. Nasa sipingan niya ako ng gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. So may lupa ang Ama dun eh. Meron siyang tinatahanan lupa. Sabi mo nga, hihiga lang ba siya dun sa lupa? E di siyempre magtatayong siya ng sarili niyang bahay. Pero hanapin mo sa Bible yun, ang Ama'y nagtayo na ba? Hindi mo na makikita. Ang makikita mo dun, may New Jerusalem. E sino nagtayo no? Nung New Jerusalem na yun. Alam ka naman kumuha ng engineer yun, ang carpentero at nagpagawa. Carpentero ang Diyos, engineer ang Diyos. The greatest engineer ang Diyos. Pero yun mo, lahat siya, kinereate niya lahat. He engineered the universe. He is the architecture of the universe. Siya ang pinakamatalino ng Diyos sa lahat at wala nang hihigit pa sa kanya. Siya'y nagagalak sa Panginoong Jesus araw-araw. At nagagalak na lagi sa harap niya. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So ang kaaliwan naman ng Panginoong Jesus, tayong lahat ng mga anak ng Diyos. Siya ang panganay ng mga panganay at tayo ngayon ang mga kapatid ng Panginoong Jesus. Kaya sabi, huwag kayong patatawag na Ama. Iisa lang ang Ama. Huwag kayong patatawag na Panginoon. Isa lang ang Panginoon. Huwag kayong patatawag na Guru. Iisa lang ang Guru. Kung hindi tayong lahat ay may kakapatid kay Kristo Jesus. So, merong panganay ng mga panganay sa langit. So, sa langit, pag nagkita-kita na tayo doon, may makikita tayo doon isang matanda. Alam niyo na ako sino yung matanda doon. Ang Ama na doon, nakaupo sa kanyang trono, na talagang mula nung from everlasting to everlasting, naupo na siya doon, hanggang ngayon nakaupo. At pinaupo niya ang Panginoong Jesus sa kanang trono niya. At pinaupo naman tayo ng Ama kasama ni Kristo sa kanyang trono. So lahat tayo doon may trono. Lahat tayo doon may bahay. Lahat tayo hari. Lahat tayo Diyos. Nasa kalipunan tayo ng mga Diyos. Kung makakalusod ka, so ang gagawin mo, kailangan makalusod ka. Kailangan magsakripisyo, magtiyaga, huwag kang mabuhay sa dati mong pagkatao, itanggihan mo dati mong pagkatao, at sinunod ng Diyos yun eh. Kasi hindi natin kaya. Kung hindi ipapako sa krus ang dating pagkatao, yun ang maghahari sa atin at ibinigay ang espiritu ng pananampalataya. Para pag sumampalataya ka, bago kang nilalang. So pag bago kang nilalang, kasama mo si Kristo. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ang dating pagkatao wala na. Kasamang napako sa pati lahat ng pita nito. All the lust of the flesh, wala na lahat. We are free from the law of sin and death. Pwede ka nang hindi gumawa ng kasalanan.
Ang gumagawa lang ng kasalanan yung dating pagkatao. Eh, ang ginawa ng Diyos, ipinako sa krus yung dati. O di, makakaporma pa ba? Nakapako na nga eh. Ang problema natin, nakapako, bumababa pa doon sa krus. Yung iba naman, na nagagalaw pa ng sigarilyo, nakapako nga eh, tatanggalin nyo ka, iitit, tapos balik ulit. Iitit, balik ulit. Bumabalik pa sa dating pagkatao, wag na. Huwag ka nang bumalik sa Egypt. Inalis ka na doon sa pagkahari ng paraon, ng demonyo eh. Huwag kang katulad ng asawa ni Lot. Iniligtas na nga si Lot at yung asawa niya at saka yung dalawa niyang anak eh. Doon sa pagbunaw sa Sodom at Gomorrah, nagbigay ang Diyos ng instruction. O para makapunta kayo sa pupuntahan niyo na sink, huwag lilingon ha. Ang lilingon magiging asin. Eh kung mo chismosa na ito, asawa niya, chismosa itong babae ito eh. Hindi mapigil ang sariling, hindi makichismis eh. Eh di lumingon, eh di naging asin. Magsasabi ba Diyos na isang bagay na hindi magaganap? O di naging asin, eh di silang tatlo na lang. Ang natira doon, dumami pa rin ang lahi mo. Oh, so ano ang ibig sabihin na huwag kang babalik sa dating pagkatao? Magiging asin ka. Magpatuloy ka sa isang bagong buhay, isang bagong pagkatao. Excuse me. At maging anak ng Diyos na maging spiritual man. We are saved to serve. Ang pagkakaligtas sa atin ng Diyos ay magligtas din. Kung ano ang Panginoong Jesus na tagapagligtas, lahat ng kapatid niya magiging tagapagligtas. Then pwede mo na iligtas ang iba. Bakit? Nailigtas mo na ang sarili mo eh. Pumayag ka na. Nailigtas ang sarili mo. Pumayag ka na na maging katulad ni Kristo. Pumayag ka na mabuhay sa bago. So pwede ka ngayon mangaral. Pwede ka magpagaling ng may sakit. Katulad ka na ng Panginoon eh. Magagawa mo na ngayon magligtas. Agawin sila sa apoy ng impyerno. Pwede ka namang agaw ng kaluluwa sa apoy ng impyerno. May kapangyarihan ka na. Matthew 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At kanila luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. So, hamo makita ng asawa at mga anak mo na isang bagong nilalang ka talaga. Sumusunod ka sa Panginoong Jesus, makita rin ng kapitbahay mo ng mga barkada mo nung araw na bago ka na. Nagbago ka talaga, nagtataka sila. Kasi nangyari sa akin yan eh. Lahat ng barkada ko nung araw dito, niyayaya ako sa inuman. Ikaw pa rin, yun eh. Umiinom lang ako sa bahay. Mga red wine, may isang beer, pero hindi na ako nakikipag-inuman. Sorry ah. Hindi, sige lang na pareho, kahit hindi ka uminom, dito ka. Sabi ko eh, pangit akong kasama sa inuman, bakit? Eh, mauubos ang pulutan nyo. Hindi, okay lang. O, hindi yun, kinakain ko yung pulutan lang, may kwentuhan. Sumama pa rin ako, pero hindi ako nakipag-inuman sana. Nakikain ako ng pulutan nila. Hanggang sa totally, ayaw na nila ako isama, nauubos yung pulutan nila eh. Iniiwasan na. Eh, hindi ko naman sila iniiwasan. Eh, gusto nyo ko isama, di sige, di kwentuhan lang. Kasi sabi ni Pablo, sa anumang paraan, sa mga walang kautusan, naging katulad ako. Sa mahihina, naging mahina ako. Upang makapagligtas man lang ako ng iba. Pero napakahirap talaga ang mag-ibanghelyo ng kaluluwa. Yan ang pinakamahirap sa lahat eh. To be a peacers of men. Kasi ang Diyos lang ang nakakala kung sino maliligtas eh. Eh sa kagustuhan natin magligtas, nagahayag tayo na nagahayag. Minsan yung hinahayagan mo, aso pala tsaka baboy. Nilalapa ka, hindi mo alam eh. Kunwari, nakikisama sa'yo, pero pag talikot mo, naku, ano-ano sinasabi sa'yo. Nilalapanga ka na pala nun. Kaya nga eh, tayo, tagapagdilig lang, tagapagtanim. Ang Diyos ang nagpapalago. So magtanim tayo, magdilig tayo. Pag may nakita tayong puno na kailangan i-cultivate o diligyan, hayagan na sa'yo, hayagan mo. Ang Diyos naman na nagpapalago eh. Siya magbibigay ng kaunawaan doon sa tao. Ang trabaho natin, maging spiritual man. Maghayag, preach the gospel, heal the sick. Ito talaga ang buong katungkulan ng Diyos sa atin. Kailangan makita ng mga tao na naging karoon ka ng pagbabay. Kasi walang maniniwala sa'yo. Dito nga, yung mga magulang ng mga natin, sabi, Larry, isama mo mga anak ko. Doon sa inyo. Sabi, hindi nyo alam sinasabi, hindi ko lang masabi. Kayo nga ang dapat una eh. Yung anak nyo, gusto nyo.
Dapat kayo nga unang mga magulang dahil kayo matitigas ang mukha. Siyempre, hindi mo sasabihin yun. Madalas pa ako lokohin nung araw yun si Kakalo eh. Sabi na, Larry, lagi ka nalang nagbabasa ng Bible. Mag-iingat ka, baka lumampas ka sa langit. Sabi ko, alam nyo, yun ang sisiguraduhin ko, eksakto ko sa langit. Hindi ako lalampas. Baka lumampas yan. Kasi sa tingin nila, pag nagbabasa ka ng Bible, masisiraan ka ng ulo. Hindi nila alam, tumatalino tao. Pag nagbabasa ng Bible, bakit? You will have the mind of God. Ang mind of God ba, tanga? Eh, pinakamatalinong kaisipan yun eh. Ang magiging kaisipan mo, kaisipan ng Diyos. So, ikaw ang pinakamatalino, kasama ka ng Diyos. You will be like God. Kailangan talo si Kristo sa usapan. Magbigay kayo ng isang instance na nahuli ng Pariseo si Kristo. Lagi dapa eh. Ang daming isa, di ba? Nagano'n pa ng trend kay Jesus Christ, gusto niya hulihin kasi nakahuli ng on the ako pa no, eh, committing a crime, adultery. Sabi ng mga Pariseo, mga tao, eh, di ba nasusulat sa kautosan ni Moses? Pag nahuli ng on the ako committing a crime, babatuhin, stone to death. Sabi Kristo, tama. O sige, sino sa inyo walang kasalanan, di siya unang bumato. May nakabato ba? Yung pinakaputing-puti ang buhok na mahahaba ang buhok, unang umalis, bakit? Yun ang pinakamaraming kasalanan, yung matatanda eh. Nahuli yung mga binatilyo at dalagita. Hindi sila makabato, bakit? Eh, may kasalanan sila eh. Sino ba bato doon? Eh, sabi nga eh, sige, gawin natin ang kautosan ni Moses. Eh, di batuhin nyo, stone to death. Pero yung walang kasalanan ang unang bumato. O ano sabi ni Kristo doon sa ano, asa na yung accuser mo? O wala na po, hindi rin kita i-accuse. Magsisi ka na, huwag ka nang gumawa ng masama. Para hindi ka magkaroon pa ng ganyang bagay. Mag-repent ka. So, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi naman tayo makakabato kahit kanino eh. Lahat tayo, kulang lahat tayo, makasalanan. Pero mag-aralan tayo, magpaalalahan ng tayo. Lalo na ngayon, nalalaman na natin, napakalapit na ng araw. Ikaw ba, member ka na ba ng katawan ni Kristo? May tipan ka ba ng ikapot handog? Pag tumatanggap ka pa ng pera, eto, mayroon namang Christmas bonuses, 13 month pay. Tingnan mo kung ano na naman uunahin mo. Patay ka na ba talaga sa dati mong pagkatao o buhay na buhay ka pa? Dito mo nga maipuprove eh. Pag dumarating ang mga pagsubok, ganito. Uunahin mo ba ang Diyos o sarili mo? Love God above all. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong buhay. Kaya mo bang gawin yun? Ipatanayan mo sa sarili, i-prove mo. I-prove, ipakita mo sa sarili mo na spiritual ka na. Na ang sinusunod mo is the laws of God. The spiritual laws of God. You are not lost. You are obeying the laws. Patunayan mo sa sarili mo yan. Sino man papatunay sa iyo? Eh, ikaw ang magpapatunay sa sarili mo. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo, sabi sa Galatians 6. Galatians 6:4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. So, napatunayan mo. Tumanggap ka ng 13 month pay, 14 month pay. Inuuna mo ang Diyos. Napatunayan mo na talagang inuuna mo ang Diyos. Then, reward yourself. Ano ba gustong-gusto mo damit? Lacoste? Na t-shirt? Bilhin mo, may pambili ka. Ano gustong-gusto mo sa tatos? Bali? Bilhin mo, may pambili ka eh. Reward yourself. Bumili ka ng branded. Huwag yung generics. May pera kang pambili. Reward yourself. Yung mga bagay na generics lang na ano, at least kasi, tinan mo ha, kung bibili ka ng branded nun, matagal maluma yun, kakantibay nun. Ako nga nung araw, mayroon akong t-shirt na lapos eh, yung wala pang kwerdo eh. Baka 1,000 lang yun eh. Bago na luma talaga, it takes years. Hindi katulad ng mga nabibili natin t-shirt, sandali na luma. Eh, ang damit ng mga siya, pag na luma, pangit na rin eh. Kaya kahit branded yan at na luma, hindi na rin pangit. Parang kotse. Maganda lang naman ang kotse, pag brand new eh. Purbahan mo, sige, naka-Mercedes ka, naka-Rolls-Royce ka. Pero ang pangit na ng pintura at kahanon, pangit na rin tignan yung kotse mo eh. Kailangan laging bagno, you are always born again today and today. Ganun eh. Kailangan, you are always reborn every day. Kailangan ikaw ay laging on the go, sputing. Kaya sabi nga ng Diyos, kapag nag-aayuno ka, bago mo ipakitang nag-uutong ka, o tira gula-gula nito ang buhay mo.
Suklayin mo yung buhok mo, magpabango ka, maligo ka, mag-isputing ka. Huwag makita nilang nag-aayuno ka. Ang gusto ng Diyos sa atin, laging press everyday. Parang alak na nang talagang habang tumatagol, tumatagal. Habang tumatagal, sumasarap ng sumasarap. Parang keso din. Habang inuuod, sumasarap. Alam nyo sa mga European cheese, meron doon mga uod eh. Kinakain yun. Hindi naman bakteriyang galing kasi sa bakterya yun ng ano eh. O kayo, edible na uod yun, galing sa keso yun eh. Yun pa nga gusto nila, yung uod sa keso eh. Eh, huwag kang uuod na uuod sa ayo. Puro bakterya at virus yun. Pero alam nyo, napakatalino ng Diyos, gumawa siya ng bulture. Alam nyo yung laway ng bulture? Hindi tumatalab ang bakterya at virus doon. Kaya nakakatulong yun sa ecology. Maraming hayop ang naililigtas ng vulture. Kasi kapag hayop ang kumain nun, may kukontaminated ng bakterya at virus. Eh kung vulture muna, kaya may vulture eh. Kakainin nila yun. So wala nang malalabing sirang karne. Wala nang mahahawa. Ganun ang creation ng Diyos eh. Napakatalino. Kahit nga yung janitor piece, eh, tinan mo, tagapaglinis yung isda eh. Wala siyang ginawa, hindi kainin ng dumi ng aquarium mo. Oh. Kaya pag ikaw may aquarium, maglagay ka ng janitor piece. Para may tagalinis nung ano. Huwag mo bang bago-baguhin ang tubig ng aquarium, malinis yung tubig. Kaya lang, baka kainin yung isda natin ng janitor piece. Pirana pala yun na ilagay mo. 1 Timothy 6:18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pinanigay na ibigin sa pamahagi. So, sumaganal lang tayo sa mabuting gawa. Ibig sabihin, yung lupa na nahasika ng salita, mabuting lupa. Nagbunga ng 30, 60, 100. Ibig sabihin, marami kang word of God na nasusunod. Lahat ng kautusan ng Panginoong Jesus, halos nasusunod mo. So, nakapag-iipon ka ngayon ng kayamanan sa langit. Nasusulat sa aklat ng buhay, lahat ng gawa ng Espiritu sa iyo. So, pagdating doon sa langit, susunod ang lahat ng gawa natin eh. Nandun yung book of life eh. Nandun yung history mo eh. Yung isilang ka eh. Kung paano nangyari, paano ka tinawag. Nakasulat dyan sa aklat ng buhay eh. Lahat ng history ni Jesus Christ nakasulat, history ng mga apostol nakasulat, sa Acts, paano tinawag si Brother Manny, paano tayo nalagay sa LCD ministry, paano ako naging pastor, nung maestro ako, ano nangyari, lahat yan eh, yung bibliography nakasulat sa lahat yan eh, it is all written in the book of life. Book of remembrance, so ano ba yung remembrance? Hindi yung mga nakaraan, Malakay 3. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon. Silang natatakot sa Panginoon, yung nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa ay Kristo Jesus. Yun ang natatakot sa Diyos. Sino daw yung natatakot sa Diyos na yun? Ay nag-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala. Ano pa yung alaala? Di nakaraan mo. Nakasulat yung nakaraan mo. Yung mga ginawa ko sa nakaraan, inalala ng Diyos yun. Ay nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon. Na gumugunita ng kanyang pangalan. So yun lahat ng nilikha ng Diyos para kay Kristo Jesus nasa aklat ng buhay. Lahat ng bibliography mo nandun sa lahat ng nakaraan mo nakasulat to, mababasa dun yun. Kasi kailangan ng ebidensya. Merong mga ebidensya. Paano mo hahatulan ang isang akusado na wala kang ebidensya? Kasi magkakaroon ng judgment eh. Eh lahat ng anak ng Diyos na hindi nababatay sa tama't mali o sa kabutihan ng tao, nakasulat sa aklat ng buhay, sumusunod yun sa langit, sabi sa Revelation. Revelation 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Kasi kailangan dapat nakasulat lagi, black and white, it is written, it must be done. Kasi pag hindi nakasulat, pwedeng pabulaanan eh. Halimbawa, may utang ka sa akin, 1,000,000. Wala tayong pinag-usapan, walang resibo, walang pinag-usapan. O sasabihin ko sa korte, may utang na 1,000,000 yan eh. Sabihin ng tao, wala naman akong utang eh. Sabihin ng judge, eh wala pa lang utang, ba't sinisingil mo? May utang yan, asan ang pruweba?
May resibo ka ba? Meron ba kayong negosasyon na papel na pinag-usapan, na pinirmahan niya? Wala. O saan natin bang batayan niyo? Wala tayong batayan. Kailangan there is always a basis. Ano? Word of God. Lahat ng batas may libro. Revised Penal Code, Civil Code of the Philippines, Labor Laws, Contracts and Obligations, Laws of Everything. Merong batayan libro. Bakit? Eh saan natin babatayan kung walang libro? Lahat ng ginagawa natin ngayon, naaayos sa nakasulat lang. Pero may mga bagay na hindi nakasulat. Pag meron kang Holy Spirit, may revelation ka. Alam mo na yun, hindi mo na manabasa. Tulad nung nagawa ang Diyos nga, na sarili niyang bahay. Hindi kumabasa sa Bible at ang amay gumawa ng sarili niyang bahay. Ang nandun, ang tinatahanan niyang yung Jerusalem, sa kanyang tinatahanan lupa. Ay sabi ko nga eh, hindi magagawa ng bahay, eh ba't yung gagamba? At yung pa isang bang alam nyo na na-discover ng mga Romans, yung pagtatayo ng mga dome, paano nagiging matibay? Kasi wala na mga ano yun eh. Mga steel para mga... Alam nyo yung Pantheon? The Pantheon? Yung sa Italy yata yun, o sa Rome. Yung dome na talagang ang ganda-ganda. Alam nyo kung saan nanggaling? Yung na-discover ng mga Romans, yung Mount Vesuvius. Alam niyo na, madalas sumapanood dyan sa Netflix yung Mount Vesuvius. Sumabog yung vulkan na yun eh. Nahalibig ng buhay yung mga nakatira dun eh. Na-discover nila, yung palang lava ng vulkan, kapag yun inihalo mo sa sahing o sa simyento, at pag natuyo, talagang parang bato. Eh, bato naman talaga yun eh. Natunaw na bato yung lava eh. So yun ang inilagay nila dun sa dome ng The Pantheon. Hanggang ngayon, buong buo pa, walang di kaya sirahin. Parang yung ginawa ng ano, mga anay, yung laway ng anay, ang tibay-tibay pa rin ng bahay 400 years. Alam nyo, ginagamit nung araw ng mga karpintero para tumibay yung mga bato ng simbahan. Paano yung patitibayan na siya? Wala namang bakal dyan, puro solid na bato yan. Itlog na puti. Na-discover nila, itlog na puti. Pag nalagyan ng samaan ng itlog na puti yun, tumitibay yung bato, tumatagal na matagal. Naisip nila din yun sa anay. Laway ng anay, ang tibay magpatibay. Ito pa isang napakatindi. Yung bee, mga honeybee, gumagawa ng honey. Alam niyo yung bahay nila? The strongest structure in the world. Hexagon. Hindi niyo napapansin yung bahay ng mga bee, puro hexagon, ang tibay-tibay. At na-discover ngayon yung mga bato, puro hexagon yung mga natitirang mga fossils ng bato. Sa Japan, alam mo, gumawa sila ng plastic na hexagon. Inirecycle nila lahat ng basura, plastic. Ginawa nilang hexagon, gumawa ng building made of hexagon na plastic. Ang tibay, earthquake proof sa kanila. Napakatalino ng Diyos, the greatest engineer and architect ng Diyos. Tignan nyo, lahat ng transportation natin ibinatay lang sa animals. Kahit pangalan, Mustang, o kabayo yan, Colt, di ba, sedan, o, puro mga ano yan, caterpillar, yung train, o, di ba? Tingnan nyo, puro ibinatay pa rin sa ano, hang glider, ibinatay sa agila, tsaka doon sa sisiyo. Lahat ng binabatayan nila, puro batay sa creation of God, the greatest creator of God, the greatest engineer and architect ng Diyos, and the greatest artist. Pumirma ang Diyos, ang pirma, bagari. Napakaganda ng pirma. Ako nga, nagtataka ko, nagkaroon ng evolution yung pirma ko. Nabago yung pirma ko, kasi yung ano lang, initial na pirma lang, hindi yung talagang full signature. Kasi delikado yun. Sa bangko, kailangan yun ang gamitin. Yung initial na pirma lang, naiba. Naiba. May nag-i-evil din pala pirma. Ngayon ko lang napansin, iba na pirma ko. Kasi pag nagmamabilis ako, gusto ko mabilis yung initial na pirma ko eh. Pag napansin ko, ba't iba pirma ko? Eh di yun ang ginawa ko laging pirma. Nung mapansin ko, alam nyo, number 3 at 7, tapos kidlat. Yun ang pirma ko eh. 3, 7, tapos may kidlat sa taas. Kasi yung pirma kong signature, kidlat din yung umali na yun. Para bang axe, parang pinalakol. Ganun, kaya gusto mo makita mo, original na pirma ko, merong axe. Kasi na naginip din ako niyan, may dala ko pala ko, nahabol ko, axe, tatlong ulo. Dala-dala ko, palakol eh. Ngayon, napansin ko, ang axe pala is the Holy Spirit. Nahahanda na ang palakol sa mga sangang hindi magbubunga. Kasi may nahabol akong tao eh. Dito, taga rito sa amin. Kasi may demonyo sa kanya, hinahabol ko. Maya-maya, naging ahas, tatlo ulo. Di hinahabol ko pa rin, hawak-hawak ko, ano, palakol. Panaginip to eh. Nung araw kasi, nananaginip ako ng mga panaginip. Ngayon, hindi na ako nananaginip. Ang dami kong panaginip nung araw, nakakatakot.
May mga panaginip ako na ang mukha ni Jesus Christ nato sa langit, nasa hall. Mukha niya nato, tapos ang daming makikita sa paligid. Nakakatakot, mayroon pa ako na panaginip. Kilala niyo si Pearl, yung member ko dati na taga Laguna. Kinuha ng ano yan, bitukang itim. Kasi mayroong bitukang itim na bumababa galing sa langit. Inuubos niya yung mga tao. Eh nakita ko na member ko si Pearl nun eh. Pinupuntahan ng bitukang itim. Hinahabol ko yung bitukang itim. Gusto ko isnatch si Pearl eh. Aba, hindi ko na-snatch. Nakain. Yung sabihin ko sa kanya, hindi man lang siya natakot. Ayun, alam niya na wala din si Pearl. Tumaligo din dito. Yung first, lahat ng unang mga members ko, yung first blood dito sa iglesia, natalikuran din lahat. Parang sa panahon din ni Moses. Yung first generation, di ba? Lahat. Ang natira lang doon, sina Aaron, sina Miriam, lahat. Sina Cores, si Dadang, si mga first blood yun, nawala lahat. Sa atin din dito, tinan mo sa iglesia. Puro second generation, new blood. Talagang makikita mo na sa blueprint ng Diyos, nandun din talaga ang realidad ng iglesia. Excuse me. Kasi kung curious ka, mapapansin mo eh. Mapapansin mo sa iglesia kung ano ginagawa ng Diyos. Curious ako sa ganyan eh, nagbabasa ako ng nakikita ko. Kasi spectator lang tayo eh. Ang Diyos ay tumutunghay lang sa langit, tinitingnan niya ang mabusi at masumay. Tinitingnan niya yung gumagawa ng mabuti, pati wala namang ginagawa ang Diyos eh. Pag nagagalit lang siya, liligligin niya yung earth para gawin doon. O kaya magpapakindad siya, magbabagyo, gagawa ng tsunami. Gagawa ng mga kung ano-anong mga Katrina, mga disaster. Pero pagdating na nung talagang galit ng Diyos, yung wrath of God, sa tribulation pa yun. Eh hindi na tayo aabuti nun mga kapatid. Kinakailangan gambana natin yung reality of life. Is this a real life? Is this just fantasy? Going on and your reality. We are the champion. The champions of this world. Daig natin ang sanlibutan mga kapatid. Daig natin. Wala pa sa Netflix to. Itong Bohemian Rhapsody, sa YouTube ko tinitiyag na panoorin. Ang ganda ng istorya, nakakaawa si ano. Si Mercury. Hindi pala niya pangalan yun eh. Ang pangalan niya, ano, Barok yata eh. O Sarok. Sarok. Ano siya, Indian yung mga magulang niya eh. Somewhere in Kasartan sila nakatira. Hindi ito, lumaki lang siya sa London, sa Great Britain. Eh talagang talented siya, he had the talent eh. Kung mapapanood yung istorya ito, nakakaawa. Nagka-age to eh. Kaya doon sa live age, yun ang ano nila eh. Sila ang bida doon eh. Napakaganda ng boses nito si Freddie Mercury. Hindi yung Freddie Mercury, pinalitan niya lang ang pangalan niya. Kasi alam niya, sabi daw niya, sugo siya ng Diyos to give joy to the people. Ibigay yung gusto ng tao. Eh napakahusay naman mag-compose tsaka kumanta talaga. Ayaw nga tanggapin nung si Charles yung ano nila yung Bohemian Rhapsody. Ayaw ng opera eh. Eh napakaganda ng operatic classic rap na yun eh. Isinama yung opera dun eh. Kasi 6 minutes, usually sa radio kasi 3 minutes lang eh. Nireject, sabi hindi ano, 6 minutes eh. Kaya nagalit, pinatumpangan niya yung bato yung ano eh. Yung bintana, basag eh. Kasi nga, sabi nga niya, nagkamali ka talaga eh. Talaga nagkamali talaga yun. Kasi kilala yung sa EMI recording eh. O eh, kaso hindi niya alam, talagang talented tong grupo na to. Yung si Brian May, ang galing maglit nun, ang galing sa gitara nun. Mag-drums yung si ano, si Beacon. Puro mga ano pa sila ha, mga graduate ng electrical engineer yun, yung drummer nila. Si ano, writer yun, si Brian May. Puro sila mga ano rin, mauhusay din sila, matatalino talaga, talented. Led Zeppelin, yan ang talagang mauhusay na banda. The Beatles, hindi nyo napansin, puro mga ano yan, British. Usually, British, talented sa music talaga. Filipino din. Napapansin nyo, nananalo sa mga contest, di ba? Ang huhusay din ng Filipino sa music. Pero hindi natin talunin ng British, mga Great Britain. Talagang talented sila sa music. Pero the best, the bless ang Pilipinas. Bakit? Ero may hiniran na iglesia dito. Wala nang tatalo dun. Walang tatalo dun. Tinuwi mo ang Pilipinas, isa sa napili na pagtayuan ng kanyang iglesia. Sa islands of the seas, sabi ng Bible sa Isaiah, at sasambahin ng mga nakatira doon sa island of the seas, ang Diyos na buhay. Eh tayo yun eh. Tayo yun mga kapatid. Si Brother Manny ang tinutukoy doon na ano, ibong mandaragi. Sabi si Manalo daw, hindi, ang apostol.
Pero Momo, tahimik lang talaga si Brother Mai. Low profile. Parang si Momo siya talaga si Brother Mai. Very low profile. Hindi mo alam, kasama mo pala sa jeep, nakasakay apostol eh. Baka mamaya, sinasabi mo ba, pakiabot nga bayad. Baka nag-aabot pa ng bayad. Nag-jeep lang yan eh. Wala ka makikita ang kotse. May Amerikana nga yan, luma pa eh. Nabigyan ko lang yan ng isang polo eh. Hindi pa rin bagong-bago yung naibigay kong polo. Yun lang ang kaya ko eh. Ang mga apostol natin, alam nyo, very persecuted yan. Sa loob ng iglesia, sa pamilya, everywhere. Persecuted. Doon mo makikita kasi ang mga apostol talaga. Talagang tampulan ng ano eh. Panorin ng sanlibutan, inaapi. Basta ikaw mabuti at banal ka, aapihin ka. Ito mo si Jesus Christ. Napakabanal, inaapi ng sanlibutan. Hindi kasi dahil taga sanlibutan. Kaya huwag kayong magtataka pag inaapi kayo. Pero yun, tanda yun ang kapahamakan nila. Kaya hindi ka dapat magalit. You don't have to make vengeance. You need justice. Iba yung vengeance sa justice. Halimbawa, pulis ako. Siyempre, pagtataguyod ako ng katarungan. Eh kaso, galit ako doon sa tao na yun, pinatay ko, pinalabas. So, hindi justice yun, vengeance yun. Kasalanan yun. Hindi masamang pumatay ang pulis eh, kung ito'y katarungan. Halimbawa, gumawa ng krimen, dinipensya mo sa napatay mo. Pero yung galit ka lang dun eh, gagawa ko kunwari ng kaso, pinatay mo, dahil vengeance yun eh. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Ang Diyos na makatarungan, siya lang ang pwedeng maghigante, tayo hindi. Ang sa atin is justice. Blessed are those who are peacemakers, for they shall be son of God. Yung mga katarungan lang na ipaglalaban natin. Basta alam mo, nasa katarungan ka, ipaglaban mo. Katulad ni Pablo, inaakusahan siya sa lugar ng Roma. Sabi niya, hindi, Roman citizen ako, ditakbuhan sila lahat. I need justice. Kasi nung araw na yun, hindi ka pwede Roman citizen, binibili ng mahal yun, milyunan ng bilyan. Ay, anong malaman nila, Roman citizen pala, takot sila lahat. Kasi nung araw na yun, ang First World, Roman Empire. Ang Roman Empire yung First World nun eh. Eh, Roman citizen ka. Iba ang ano ng Roma. At napakatatalino ng mga Roma, yung sewerage system nila. Hindi katulad na sewerage system natin. Yung MWSS, walang ginagawa yan. Itong Maynila, hawak pala yan ng Indonesian firm. Itong ano, Ortigas, hawak ang Manila water, lagi daw walang tubig. Pero may tubig naman sa ang ganda. Ang damang sinisingil niya na talagang ang daming mga other charges, mga treatment facilities. Wala pang ginagawa, naniningil na. Pumita na ito ng 70 billion nung nakaraan. Ngayon, wala pa rin ginagawa mabuti. Tingil na ako dito at baka merong 8.